What's up, good morning, Lodi! Eto na, ang talaga namang inaabang-abangan. O, ito na, tawagin na muna natin si Lodi, mawala ang init ng ulo mo, baby. Nagbabalik na sa linya, Mr. John Arcelia. Good morning, yes. Sir. Opo, magandang umaga pula sa inyong lahat ulit, sa mga nakikinig. Kay DJ Cha at sa ating kaibigan na si Ted Pailon. Kumusta po at saludo po sa lahat. Okay, ay, so... Ay, pwede ba nating sabihin dito yung ano, sa nararamdaman ninyong dalawa na nararamdaman ko rin tungkol dito sa kalagayan ng ating internet, eh, pwede bang sabihin dito yung isang malutong na malutong na... Ako, hindi po eh. Bawal, general eh. Oo eh. Kaya paineta na lang. Anyway, okay, John, how are you? Mabuti naman, Ted, kasi ang maganda ngayon, kahit maghapon ako dito sa bahay, may mga interviews from different mga grupo, no, mm-hmm. sa radyo, sa TV, mm-hmm. Kahit yung mga kaibigan natin, mga press. So kahit hindi umaalis, malayo pa sa... Meron kang social distancing, malayo ka sa social gathering, pero nakakapagtrabaho ka pa rin. Alright. Yun nga lang, tama ka, ang ating internet ay talaga namang nakakapunta! I mean, kanina nga, I hope na nakapakinig ka sa amin sa ating Think About It, no? I explained itong problemang ito na naman. Anyway, so John, matanong lang kita, kailan mo nalaman o nadiskubre ng mga, you know, mga kasamahan mo sa industriya o mismong yung mga guru mo perhaps, no, na merong kang talento sa pag-arte? Hindi ko alam kasi mula pagkabata, Ted. Siguro yung family ko kasi, nagising kasi ako sa pamilya na tuwing may gathering, tuwing merong mga party, tuwing merong reunion, yung mga parents ko, yung mga aunties ko, yung mga elders, no, meron silang mga spontaneous na alam mo yung parang yung ginagawa ng mga millennials ngayon na parang spontaneously nagtumutula sila. Nagising ako sa ganung pamilya. Mm-hmm. Yung halimbawa bigla na lang pupunta sa harap yung isang tita ko, magtutula siya habang kayo nandirito sa aking harapan at nakikita ko yung mga matay sa akin nakatunghay. Ang inyong mga ngiti sa akin nagpapasigla at nabibigay ng kaligayahan. Yung mga ganun-ganun lang, ano yung nakikita nila, nakakaano sila ng tula. Ang father ko naman, lagi siyang life of the party. So nagising ako sa ganun. Eh, nung lumipat kami from Manila to Baler Aurora, kasi ano ko eh, Marcelo noon, medyo magulo na dito sa Manila. Bumunta kami sa probinsya ng mother ko sa Baler Aurora. Nasa gitna ako ng plantation ng mother ko ng coconut. Doon ako nagsisigaw, nagkakakanta. Tapos bata pa lang ako, nakikita ko na yung sarili ko sa ceiling na naalala mo ba yung Queen's Gambit? Parang ganun nun. Kaya lang ang nakikita ko noon, nagpe-perform ako on stage. Mm-hmm. Pero ano na ako, may edad na ako, yung nakikita ko yung sarili ko. In fact, yung mga nakita ko sa ceiling, mm-hmm. nangyari lahat sa buhay ko. Mm-hmm. So nung bata pa lang ako, pinupush na ako ng father ko sa mga... Naging presidente kasi ng CTA ang father ko. So, tuwing mayroong intermission, pinapakanta niya ako, pinapasayo niya ako. Tapos ang parents ko, ang mother ko naman, pinupush ako pag mga fiesta na mayroong mga amateur contest, nanalo naman ako. Mga ganun. So, talaga namang, kumbaga nasa DNA ninyo, John, itong sining, no? Oo. Okay. Siguro. So, John, ngayon, doon sa mga papel na ginagampanan mo sa pelikula, no? Ako kasi, ang akin lamang aminin ko, ang akin lamang napanood na pelikula mo ay yung General Luna. No? Mm-hmm. And then, I watched it twice nga. Dahil nga sa, alam mo yon, maliban doon sa intriga sa istorya nito, ako'y namamangha din sa iyong pag-arte. So, sa ngayon, meron ba rin ikaw, namimili ka ba ng role doon sa gusto mong gampanan? Ito ba, kasi yung General Luna, very timely din eh. Diba? So may political message siya. Sa ngayon na nangyayari sa ating bansa, ikaw ba mismo ay nagsusulat ng script o nag-iisip na dapat ang pelikulang na ginagampanan mo ay may kaugnayan sa realidad ng buhay sa Pilipinas? Nakatapos po kasi ako ng mass communication na isa sa mga major ko ay yung screenplay writing talaga. Although,
mas nakapag-concentrate ako sa pag-arte kasi sabi ng isang advisor ko, you cannot be parang jack of all trades and master of none, sabi nung isang ano ko. So parang nag-concentrate ako sa acting, although meron din talaga akong studies sa pagsusulat. I think siguro aware yung mga producers at yung ibang mga kaibigan kung ano yung mga pinanggalingan ko tsaka mga siguro parang bagay sa akin. Kaya actually, nung mga unang pagkakataon, bumagsak lang yan sa lap ko. No? Parang binigay lang sa akin and then siguro nagkaroon lang ng tamang pagkakataon yung, or tamang timing. Hindi naman talaga ako namimili. Well, nagkataon din siguro ng lahat yung ino-offer sa akin ay gusto ko. Pero siguro pwede ko rin sabihin na kung merong darating sa akin na hindi ko magugustuhan, eh talagang magdadalawang isip ako. Yung tungkol sa pagsusulat ng mga posibleng pelikula, ngayon mukhang mangyayari yon kasi may lang mga opportunities na bibigyan ako ng pagkakataon na mag-decide para kung ano yung gusto kong gawing pelikula kasi meron akong isang pinirmahan na kontrata na gagawa ako ng pelikula na meron akong say sa lahat. Looking forward to that. Okay, Chang, go ahead. Okay, sir, naku, ang dami mong mga projects na naka-line up, mga movies na ginawa mo na set to release na daw, no? Gusto mo bang i-invite yung mga fans mo dito sa mga movies na natapos mo na? And kailan, well, kailan lalabas ito? Well, unang-una, yung ito nga, yung Father Suarez, ay maraming salamat naman at napasama sa 10 entry dito sa MMFF, the first online MMFF na sana naman ay maging maganda ang panunood ng ating mga kababayan sa kabilang ng ating internet na ganito. No? And then pangalawa, natapos ko na yung A Hard Day with Ding Dong Dantes, isang action na pelikula. Na yun din, naghihintay na lang ng playdate. And then yung OTJ 2, hindi naman talaga ito sequel ng OTJ 1. Parang ibang iba yung istorya nito, although madadaanan yung ibang issues doon sa OTJ 2 tungkol sa mga hired killers. Ito very ano to ha, ito inaabang-abangan na rin tong On the Job. Kung yung ibang mga viewers and listeners natin na panood na nila yung On the Job 1, medyo ano siya eh, political yung atake nung movie. That's why yung On the Job 2, inaabangan na rin. Yeah, no? Meron pa palang isa DJ siya na hindi ako nasabi, yung Big Night na katatapos ko lang, kasama ko si Christian Bable, siya ang bida, ako yung pinaka medyo parang kanyang kalaban doon na mortal, and then by June Lana. Ito naman comedy, so may tatlo akong pelikula, isang action with Ding Dong Dantes, itong OTJ to, ako yung lead, kasama ko si Christopher De Leon. Ito naman medyo family drama and action ito. Tapos itong comedy, yung Big Night kay June Lana at kakasama ko si Christian Bable. Ang dami mong ginagawa, sir. Kasi I think meron kang project dito sa TV5. Tapos gumagawa ka pa rin ng probinsyano hanggang sa ngayon. Tama po? Oo nga eh. Oo. Yung natalentadong Pinoy. O regular judge ako supposedly sa talentadong Pinoy. Pero pag meron akong medyo gagawin dun sa probinsyano, pinapayagan naman nila akong napapalitan yung aking pwesto as judge. Alright, sige. So, John, maaari mo bang i-share sa amin kung meron man, no, na pinakamatinding dinaanan na pagsubok, no, sa buhay mo o pamilya mo na maaari nating pagkuhanan ng inspirasyon, so sabihin naman ng pagbangon? Yung iba kasi kinalimutan ko na, although, well, sa pamilya namin kasi hindi naman tayo lahat perfecto, no, siguro yung relationship ng pamilya hindi ganoon ka smooth, may mga opposing factors, no, na somehow hindi masyadong masaya yung aking paglaki, although o yung pag grow po as a person. May mga, alam mo yung mga karaniwang sitwasyon sa pamilya na sometimes hindi magkasundo yung inyong mga magulang or yung perfect na magkakapatid, na magkakasundo. Although, yung clan kasi namin, very supportive kahit ang mga aunties, ang mga pinsang buo, no? Meron kaming pagkakataon na umuupo kaming lahat bilang magpipinsan yung clan and then pag-uusapan ng problema ng isang family, meron naman kaming ganung klase ng support system. So, kaya nakakagaan naman. Siguro yung lang pinaka medyo
pinaka-recently is yung pagkawala ng father ko kasi medyo kakaiba yun dahil nasa gitna ng pandemic. Tapos hindi namin siya na-imiting na buong mag-anak. Oh, hindi nabigyan ano, yung proper burial na uh-oh, ating ano din, dapat. Nawala naman akong sinisisi kasi alam uh-oh kong yung sitwasyon ay yes, talagang unang-unang dating nun ng ano eh, ng virus uh-oh na hindi uh-oh pa natin alam kung paano natin i-deal kasi uh-oh medyo hindi pa malino kung ano siya, kung paano siya i-ano, paharapin. Wes, Jan, ano ang yung short message sa ating mga kapatid, sa mga nakapakinig natin sa Radyo 5? Para mabigyan tayo ng inspirasyon tayo lahat, no? Kasi lahat tayo, kanya-kanya ng pagsubok, and definitely, you know, tayo din po naman din ay nakakakuha ng inspirasyon sa mga ating iniidolo, no? Para ho tayo manatiling matatag at, yeah, at tumatayo sa tuwing nadarapa, ika nga. Uh-huh. Mga kapatid, the, my idol, my lodi, and of course, the leading man of Sasha. Mm-hmm. Ang nag-iisa. Ay, oo, hindi ko siya leading man. Hindi ko siya leading man. Hindi siya. Maganda role niya doon, baby, ah. Kasi akala ko ikaw yung leading lady niya. Radio broadcaster siya doon. I see. Tapos ako as myself lang. You as yeah, yourself? Me as Chacha, yeah. Really? Yeah. I'm amazed. Pero magaling-galing yan. Grabe yung magaling-galing. Nakakaloka. Alam mo diyan. No. Natural na natural kasi 'yun naman talaga yung magaling sa acting, Aditya, no? Kung natural mo na nagagawa yung pag-acting. Alam mo, kaya magaling 'yun. Alam mo diyan, nung ko pa sinasabi sa ABS-CBN, nagkamali sila nang di kinuha ito sa Showtime. Nung ini-endorse ko rin sa probinsyano, alam mo, si Whitney Tyson naghahanap ng hindi, alam mo, let me correct you with that. Nagkaroon tayo ng offer sa ang probinsyano. Pero ang sabi ko, bawal kasi mag-absent sa radio program sa umaga. Mm. So, talagang pinili kita, baby. Inoferan ako. Ikaw ang pinili ko. No? Oo. Ikaw ba yung ipapalo-palo ni Whitney? Hindi ko sure. Parang ako yata yun. Ako nga yata. Anyway, mga kapatid, eto na po, ha? Talagang si Chacha po ay natural pong maarte. Magaling ang maarte. Teka lang. Okay. Pero ito na. Nakatawa tuloy sa atin si Jan. Okay. Inaabangan na ng mga fans si Sir Jan ang kanyang inspirational message the sa lahat. Jan Arcilla. Jan? Okay. Ang pinakanatatandaan ko kasi sa lahat ng sinabi ni General Luna noon ay mas mapapagkasundo mo pa ang langit at lupa kaysa dalawang Pilipino tungkol sa alinmang bagay. And that was 150 years ago. At kung titingnan mo, hanggang ngayon nandito pa rin tayo. I mean, parang hindi pa rin tayo nagkakasundo bilang isang bayan, bilang isang bansa. At nakakalungkot yun. Para sa akin, wala akong gustong sisihin na pinuno, wala akong gustong sisihin na ang tingin ko dyan ay tayong lahat ang may responsibilidad dyan. Then in the very first place, tayo ang pumipili sa lahat ng mga makakasama natin para tayo, para supposedly mag-lead. Although ang tingin ko ay bata pa rin tayo sa larangan ng politika, no, bilang isang bayan kasi kailan lang naman tayo naging talagang tinawag na bansa. In fact, hindi pa nga tayo talaga nagiging bansa kasi archipelago tayo bago pa tayo magkaroon ng kalayaan sa Espanya ay napunta na tayo sa ibang kolonya na naman, no? And then bago pa so hanggang ngayon nandun pa rin tayo, no? Meron pa rin tayong mga mga naiwang mga kontrata na hindi pa rin tayo lubos na nagiging isang bayan. And then ngayon, eto na naman tayo. So, dito sa ginawa ko ngayong pelikula ni Padre Suarez, meron naman siyang sinabi. Sabi niya, ang pananampalataya po ay nariyan para hindi tayo magkawatak-watak. Ang pananampalataya po ay nariyan upang tayo ay pagbuklurin ng Panginoon. Alam mo, Ted, kahit anong mangyari, ang bayan na ito ay magkakaisa lamang kung tayong lahat mismo ang aakap doon. Kahit gaano kasakit, no? Kahit gaano kasakit, dapat tumingin tayo sa pangangailangan ng lahat, hindi pangangailangan ng ating mga idolo at ng ating mga paniniwala. Para sa akin, ang buong Pilipino ay consciously, no, akapin yung pagkakaisa, anuman ang mangyari. Patawarin natin ang isa't isa, mag-akapan tayo. Alam natin lang naman ang gusto natin bilang isang bayan. Isang bayang masagana, isang bayang ligtas, at isang bayang mapayapa. Lahat ng tao yun ang gusto.
kahit sa buong mundo. Pero bakit tayo nagkakawatak-watak pa din? Bakit hindi pa rin tayo nagkakaisa? Tanungin natin ang ating sarili. Baka mas inuuna natin ang pagtingin sa iba't ibang prinsipyo at iba't ibang idolo kaysa sa ano talaga ang kailangan natin bilang isang bayan. Anong kailangan ng ating mamamayan? Parang mas yun ang nakikita. At yung pananampalataya, malaki yung magagawa. Nandito tayong Kristiyanong bayan. Or kung hindi man, kahit tayo hindi Kristiyano, no? Lahat tayo ay may paniniwala, kahit kay Allah tayo naniniwala, kay Buddha, iba't ibang pangalan lang siya ng Panginoon or ng Diyos. So, para sa akin, naniniwala ako dun sa sinasabi ni Father Suarez na ang pananampalataya natin, hindi lang sa Diyos, pananampalataya natin sa isa't isa bilang mga tao na nagmamahal sa pagkakaisa, nagmamahal sa pagkakasundo o sa harmony, no? Lahat naman ng tao gusto ng ganyan. So, mas manatili sana tayong akapin yun. At kahit gano'ng kahirap, no? Bilang isang bayan, mas i-aim natin yun na magkaisa tayo. Kasi pag bumagsak ang bayan natin, bagsak naman tayong lahat eh. Kahit anong mangyari sa bayan natin, mangyayari din sa atin. Kaya nakakalungkot na ngayon, ultimo pami pamilya, ultimo ang mga magkakamag-anak, ay may kanya-kanyang paniniwala at kanya-kanyang mga iniidolo, at ang nalilimutan natin ay ang ano talaga ang kailangan natin o ng mamamayan natin bilang isang nasyon o isang bayan. Yun po ang tingin ko. Ito po ay pwedeng hindi paniwalaan ng iba. Hindi ko po ini-insist na sana ay akapin nila. Pero sa tingin ko po ay yun. At kung naniniwala kayo, ay mas maganda po nga sana. Pagsama-samahin natin, pangarapin na magkaisa tayo din ng isang bayan. Mga kapatid, John Arcilia, ang ating pong Lodi for today. John, mabuhay ka. We'll keep in touch. Thank you and God bless you. John, Merry Salamat Christmas. Po. Merry Christmas po sa lahat. Thank you, John Arcilia. Lodi today.